literal na nandito ako sa kalsada, o ito po ay kalsada sa aming bakuran, dahil ngayon, mag-street food party tayo. Napakadali at talaga namang very colorful and nakakahappy ang gagawin natin ngayon. From scratch, ang kwek-kwek, lumpian toge, dynamite, ang iba't ibang klaseng sauces. Magluto din tayo ng fishball, squidball, and kikiam. Pero yan, tatlong yan. From the palengke. Dahil hindi ko gagawin yan from scratch. So, napakasimple. Magpiprito-prito na ako. O baka naman, pilahan nyo ako dito. Magdala kayo ng bariya-bariyang pambayad. Pero panoorin nyo muna to kung paano natin ginawa ang ating mga special sauces, kwek-kwek butter, at ang ating mga spring rolls. So, unahin natin yung feeling ng lumpiang toge. Kasi kailangan tong malamig or maligamgam bago mo balutin. Otherwise, pag binalot mo na mainit, mapipilas lang yung iyong wrapper. So, napakadali nito. Nothing very special kasi syempre nga, street food party. Ito, ayaw mo naman na sobrang bongga, di ba? Pag naman naglagay ka ng... O diba, lumpian toge, nilagyan mo ng lobster sa loob. Sasabihin na, ano ba yan? Street food ba yan sa London? O diba? So, just the basics. So, you just make gisa-gisa, bawang. Pero kung gusto mong lagyan ng kung ano-anong bongga sa loob, lagyan mo. But today, basic lang po yung aking gagawin. Sibuyas. Nako, naiiyak na ako. Kaya lalayo ako ng konti. Lumayo ka sa mga bagay na paiiyakin ka lang. So, lumayo ako ng konti dito. So, you just make gisa-gisa. Maglalagay lang ako ng fried tofu. No? Para lang may konting texture. But again, you can put shrimp if you want. Ito yung lumpian toging 3 piso. O, diba? Pagka may shrimp, ito 12 na. Magiging 12. Then you put the tokwa, fried tokwa. I'm going to put fish sauce. And I'm going to put the toge. Lalahat ko na ba? O sige, ilalahat ko na. Okay, so you just cook it quickly. As I cook it, I'm going to season it with black pepper. More patis. And of course, ang pinaka-importante, tikman mo. Ayaw mo naman ng masyadong malasa ito. Because remember, sa street foods, you will make saw-saw-saw-saw. So what I'm going to do, makikita mo, ayan o, nagsasabaw yan. Isasalin ko lang siya sa strainer na malaki to remove the excess liquid. And then itatapat ko sa electric fan. O sana all, diba? Tinatapat sa electric fan. Kung nagmamadali ka, para maibalot mo na agad. So of course, hindi kumpleto ang street foods kung wala yung mga sauce na sinasaw-saw-saw-saw natin. Kanya-kanya tayo ng paboritong sauces. Ako, Diyos ko, sinasaw-saw ko sa lahat. All of the above ang nilalagay ko. And isa sa mga favorites ko is the manong sauce. Sauce ng fishball. Masarap din po dito isaw-saw ang iyong kwek-kwek. Even the lumpia. So delicious. So napakadali lang gawin ito. My version is a bit spicy. If you don't want it spicy, tanggalin mo lang yung mga sili. Into your sauce pot, water. This is brown sugar. Cornstarch. All-purpose flour. Pinagsasama natin cornstarch and all-purpose flour para maganda yung texture nung sauce mo. Because if it's just cornstarch, may tendency na parang maging, alam mo yun, nagko-coagulate, parang mahablangka yung kanyang consistency. This one, medyo yung sauce consistency talaga, saucy. O, diba? So, you want to dissolve first the flour and the cornstarch. And then I'm going to put, this is just plain soy sauce. This is white vinegar. Buhos mo na lahat. I think I'm going to use a wire whisk.
just to make sure na mababasag mo yung starch. Ayan, pagka nabasag mo na yung starch, pwede ka nang gumamit ulit ng ordinary spoon. And this is just red onions, finely chopped. This is garlic, minced. Nilalagay ko na lahat yan para mag-infuse yung flavor. Sili, red chilies, finely chopped. Ito yung pwede mong tanggalin if you don't like it spicy. And then para colorful. Kasi bakit ba tayo nabibighani at na-attract sa street foods? Dahil makulay. Diba? Very festive. So I'm going to put, this is siling pansigang na finely chopped. Let's put a little bit of black pepper. Dito ko yan ilalagay sa aking mga jars. Baka sabihin nyo, ano ba yan? Street food eh. Nagpapasusya lang mga jars mo. Eh, ito lang po ang meron ako dito. You will notice, kapag kumukulo na ito, nagiging translucent na siya as it thickens. So, pagka kumulo na, you can give it a try. Kung nakukulangan ka, let's say, sa salt, dagdagan mo ng salt. I'll just put a splash of patis. So, ito, pwede mo nang isalin sa mga ganito mong garapon. Oh, diba? Isn't it bongga? Ang bigat nito, ha? Teka. Okay, so, ito na yung manong sauce. Ready na siya. Next, gumawa naman tayo ng this is just the spicy vinegar na masarap din sausaw-sausawan. So you just put in your jug vinegar. Nako, sasabihin ninyo ang konti. Ang konti. So dagdagan natin. I'm just using cane vinegar. You can also use just white vinegar. Wala namang problema doon. I just like the color of the cane vinegar. Cucumber. This is red onions. This is green chilies, red chilies, minced garlic. And dalagyan mo na maraming paminta. Some asin. Oh, diba? Ito, oh, kung may takip yung bote mo, and just shake, shake. Just shake, shake. Oh, diba? Shake, shake mo lang. Shake, shake. May nalimutan pala ako. Kasi shake ko. I forgot, lalagyan mo na sugar. Where's my sugar? Just a bit. And then, you go back to shake, shake. Diba? So just shake, shake. Ayan. These things, you can always prepare ahead of time. Tung manong sauce, actually, because it contains vinegar and a lot of sugar, hindi yan basta-basta nasisira. You can just, pag medyo lumamig, you can just put the lid on. And kung kinabukasan pa yung street food party mo, push lang. And let's make another sauce na perfect for the kwek-kwek. This is just mayonnaise na may ketchup. So I have here good mayonnaise. And I'm just going to put some banana ketchup. Just mix it. That's it. So yan, ready na ang tatlo nating sauce. The manong sauce, the classic vinegar, and I have here the mayonnaise with ketchup for the kwek-kwek. So ngayon, haluin naman natin yung kwek-kwek. So now let's prepare the batter for the kwek-kwek. Hindi ko alam kung bakit kulay orange to, pero as mentioned earlier, gusto natin colorful, di ba? Attractive. Kaya ginagawa nating makulay talaga ang mga produkto for our street food party. So let's prepare the batter. Napakasimple lang nito. I have here in my mixing bowl cake flour. Of course, I'm using my favorite and trusted La Filipina unchlorinated cake flour. O, di ba, bongga? Wala po akong cake flour. You can also use La Filipina all-purpose flour. No problem. For batters lang na kagaya nito, parang sa mga tempura, pag gumagawa ka ng mga buttered chicken, pag cake flour, mas flaky. Alam mo yun, nandun yung lutong. Kaya gusto natin siyang gamitin. But again,
huwag magpaka-stress. So into this, I'm going to put my white sugar. This is just plain salt. Black pepper. Just put it there. And then, etong aking food color, o gumagamit ako ng disposable na, ayan. Diyan ka muna mag-timpla ng konti sa tubig mo. See? And then, you just put the water. Buhos mo na lahat. Kung gusto mong mas orange, pwede mo pandagdagan. Just mix it with a wire whisk. Madali pong i-adjust to. If you feel like the batter is too thick, dagdagan mo ng tubig. If the batter is too thin, dagdagan mo ng konting harina. I'm going to put more food color. So I'm just going to add a little bit of cake flour. Medyo nalalabnawan lang ako ng konti. Konti lang, that's it. You want the batter thick enough na makukoat niya yung eggs mo. Okay, that's it. And then you're going to rest this. Kahit mga 20 to 30 minutes lang, maganda na papahinga yung gluten, no? Para maganda yung texture. So this is the proper thickness, not too thick, not too thin, no? So you would know if you dip a spoon, nakukoat niya yung spoon. So you can imagine na yung egg mo, the boiled egg or your quail egg is the spoon, nakukoat niya nang hindi mabilis tumutulo, no? Pwede mo pandagdagan ng konti na flour if you want. Ayaw ko lang ng sobrang lapot kasi masyadong makapal na yung butter pag sobrang lapot pa. So this is just enough. Pwede ka pa magdagdag ng konti na lang. So imagine mo, pag nagpriprito ka na, itatransport mo, hindi basta-basta tumutulo yung butter. No? That's how you test the butter for your kwek-kwek. Hindi lang pang kwek-kwek to, of course, if you want to make kung ano pang gusto mong i-bread, push. So, of course, ano pa ba ang masarap nating ihanda sa ating street food party? This is dynamite. Pwede ko ayaw mo naman ng spicy. Pwedeng cheese roll lang. So, pag dynamite, di syempre may sealing green, you just put it like that. And then you just seal it. Sealing green lang tsaka cheese. Just seal it like that. Just roll. Lumpia wrapper. Sealing green and cheese. This is just so I'm using yung easy melting cheese. Ayan, so irolyo mo lang ng irolyo yung ganyan. I'm just using a small kasi ang pinaka hindi ko gusto sa mga lumpia, sa mga dynamite, even sa turon, yung ang kapal ng balat. Alam mo yun? Yung parang secured na secured yung feeling, ayaw ipatikim sa'yo. Ganun yung feeling ko. Pag sobrang kapal ng balat, alam mo yun? So, dapat mas yung feeling mo is very generous. And huwag mo masyadong isesecure, no? Ipatikim mo sa mga tao. Katulad nito, di ba? So, yan. Tama lang yung proportion nung balat tsaka nung feeling. Huwag mong tipirin. So, ayan. Magbabalot-balot ako. And then, ready na din yung aking, what do you call this? Remember, ha? Whenever gumagamit ka ng pambalot ng lumpia, you always cover it with wet towel. Kagaya niyan, pag hindi mo gagamitin, kasi matutuyot yan, no? So now, this is the toge. Ayan, malamig-lamig na. Finreezer ko po yan. Okay, so balutin mo lang. Diba?
And then ito, ilalagay ko yan dyan. Ilalagay ko. Para meron akong basihan dun sa laki. O, diba? Ginagandahan ko, nahihiya naman ako. Baka sabihin ba to? Mas maganda pa yung lumpian togi sa kanto kaysa sa kanyang... Ayan na nga ba sinasabi ko, oh, may basihan na mas maliit pa itong nagawa ko. Isa okay lang yun. I'm using this measuring spoon. So, tinatantsa ko yung dami just to make sure na even. So, I'm going to continue wrapping all these and then ire-ready ko na din po yung aking tindahan sa labas. I'm going to see you. Babalik na po ako dun sa aking pwesto sa labas at magtitinda na po ako ng street. So first, ito, yan, di ba? Ang dali-dali. So mag-quick-quick na tayo. Ito na yung batter na aking ginawa. So lagay mo lang dyan. Itong aking quail eggs, inano ko lang sa konting harina. Ito, napapanood ko lang ho yung... At napapanood ko lang kung paano nila inaano sa palengke to. Then just mix like that into the hot oil. Oh, di ba? Kung halimbawa nagsasawa ka na sa nagsasangyupsal party ka o kung ano-ano party, magpa street food party ka naman. It's something fun and it's also very safe because you're going to do it outdoor. Perfecto ngayong summer. O, yan. Nakakangalay lang po. Teka, yan. Ayan. Okay, and let's check. Wow, diba? Successful. And habang piniprito ko yan, meron ako ditong mantika. Ipiprito ko naman yung aking lumpiang toge na binalot. Okay, naku, ang hirap pala mag-multitasking. Kwek-kwek, first batch. Tatawag nga ako, di ba, kunwari, nagtitinda ka na, hindi mo pala kaya. Yung tindera dun sa kabila, walang ginagawa, di ba, walang bumibili. Te, tulungan mo naman ako dito, ayan. Halika, wala naman bumibili sa pwesto mo. Tulungan mo ako dito, bibigyan kita ng komisyon. O, ikaw andito sa... Lumpi, dali, halika dito, te, huwag ka mahiya. O, ayan, dito sa kabila. Dito ka sa, ano, ayan. So, siya magluluto ng lumpiang toge while I will continue the kwek-kwek. When you're frying kwek-kwek, dito ka sa side, magbabato. Para pagbagsak niya sa mantika, maluluto siya ng konti. Hindi sila magdidikit-dikit nung kanyang mga kasamahan na nauna na. Naku, walang bumibili sa atin. Walang bumibili. Kasama lahat. Ang init pala, no? Di ba? Kaya alam mo, malaki po. Ako po, no, sasabihin yung chef. Malaki po ang respeto ko sa mga nagtitinda ng street foods. Kasi makikita nyo, no, sa totoo lang, yung kwek-kwek nila talaga mas maganda pa kaysa sa kwek-kwek ko. Talagang it takes skills and experience. And napakagandang parte po ng kultura natin yung street foods. Kaya sa lahat po ng mga nagbebenta ng street foods, mabuhay po kayo at talagang hangang-hanga po ako sa inyo. Magkano na ba kwek-kwek na ganito ngayon? Ano, 5 pesos. Magkano fishball? Piso 2. Piso? Ah, ganun pa din, 50 cents. Ang fish balls hindi tumaas, pero ang kwek-kwek tumaas, no? Ang squid balls, magkano? 2. Ang proven? 3. Alam na alam mo, no? Dapat pala ikaw ang nandito, eh! Etong cameraman, alam na alam niya lahat ng presyo. Ang pag-ibig, magkano? May presyo ba pag-ibig? O, ayan, di ba? Bumilis na ako. Nasanay na ako sa pagbato ng kwek-kwek. O, di ba? Bagay na bagay to for our
friends living abroad. Diba? Kung halimbawa namimiss na ng mga kapitbahay mong Pinoy ang street foods, o pwede ka magpa-order nito. It's very easy to prepare. So, eto naman, squid balls from the palengke. And these are kikiam balls, also from the palengke. Okay, the squid balls. And this is fish balls. So I'm frying here the cheese sticks. Oh, eto na, my favorite part is tasting. Nako, nagprito na tayo't lahat. So these are my three sauces. The suka, the manong sauce. So the manong sauce muna, ang laki ng barbecue stick ko. Wala na pala kami ng maliit na barbecue stick. So eto na lang. Oh, 'di ba? See? Oh, dito muna. Oh, look. How bongga. Sarap. Parang gusto ko din isaw-saw dito kaso baka sabihin niyo ano ba 'yan? Ang dugyot naman niya, sinaw-saw doon sa isa, tapos doon sa kabila. Pero sa kalsada, di ba, ganun talaga. Yung saw-saw sa ano, ikaw ba, nagsasaw-saw ka doon sa kabila, tapos sasaw-saw mo din dito sa kabila? Ay, hindi. The kwek-kwek. Although the kwek-kwek, yung isa dito ko sa manong sauce. Yung isa dito naman sa mayonnaise with ketchup. The dynamite. Mayonnaise with ketchup. Mainit. Maanghang. So good. The lumpiang toge, definitely, with suka. Oh, look how beautiful is that. Hindi mo aakalain na, hindi naman denaya. Denaya is not the term. Pero hindi mo aakalain na this is very, very affordable. Kasi imagine, nag-gisa lang tayo ng bawang, sibuyas, toge, and konting tokwa. So, super bongga talaga ang street foods. And of course, the sauce, you can mix and match. Nasa sa'yo yan kung ano ang gusto mong gamitin, kung saan mo gusto isaw-saw, kung saan ka masaya. So, ano pang hinihintay mo? Magpa-street food party ka na because definitely, magiging masaya ka ang mga guests mo. And look how colorful it is. Nakaka-enjoy. So, I'm going to see you soon and cheers!